nagsasaya. Isang sugo sa lagi, tayo ay mayroon na. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, tinanghal ng daigdig, kayo mangking dakila. Purihin ka, Lorenzo, at iyong mga kasama, alagad ng may kapal sa gisag ng pag-asa sa Rosaryo ng Birhen. Kami yung kasama, iyo ang aming puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang ikatlong araw ng ating Triduum na Misa para sa karangalan ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila ay usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang pagdilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumahagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lunsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging bundok ng banal. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem.
Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain na mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghaguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o poon ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin,
ay tumatanggap sa akin at sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinaka-aba sa inyong lahat ay siyang pinaka-dakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli, isang aral tungkol sa kadakilaan ang itinuturo sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kwento sa ating ebanghelyo. Nagtalo-talo o nagtatalo ang mga alagad ni Jesus tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila. Parang kahit sa ang aspeto ng buhay ng tao, kapag pinag-usapan ang kadakilaan, lagi itong nagiging pagtatalo-talo o ito ay nagiging kumpetisyon. Sa eskwelahan, hindi ba? Tinitignan natin kung sino ang pinakamatalino, sino ang mangunguna. Ganon din sa palakasan, sino ang pinakamalakas? At ito ay nagiging kumpetisyon. Merong gold medal, merong silver medal, merong bronze medal. O sa showbiz, di ba? Ganon din, sinong pinakasikat? Sinong pinakapopular sa politika? Hindi ba ganon? Eh kahit din sa pagandahan, nagiging kompetisyon na din. Huwag na tayong lumayo. Minsan, kahit sa magkakapatid, merong kompetisyon. Kung sino ang pinakapaborito, o sinong pinapaboran, o sinong pinakamagaling sa magkakapatid. Ganito po ang nangyayari kapag pinag-uusapan ang kadakilaan. Nagtatalo-talo at nagiging kumpetisyon. Kaya nga, yung nangyari sa mga alagad ni Jesus, inihihiwalay nila ang kanilang sarili sa iba. Gaya na lang ni Juan, sabi niya, meron siyang nakita na isang taong nagpapalayas ng demonyo gamit ang pangalan ni Jesus. Sinusumbong niya kay Jesus. May isang nagpapalayas ng demonyo gamit ang pangalan mo at pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. O diba? Ganyan, kapag pinag-uusapan ng kadakilaan, inihihiwalay mo ang iyong sarili. Hindi tayo magkatulad. Angat ako sa iyo. Hindi tayo magkalebel. Hindi tayo magkauri. Hindi tayo magkatulad. Mas dakila ako sa iyo. Parang ganyan. Parang ganyan yung nangyari kay Juan. Porque hindi siya kabilang sa mga alagad ni Jesus, pinagbawalan niya. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ha? Hindi tayo magkauri, alagad kami, ordinaryo kayo. Aba, hindi pwedeng ganyan. Hindi ba ganitong nangyayari? Kapag kinukumpetensya natin ang isang tao, hinihiwalay natin ang ating sarili. Dahil tingin natin, tayo ay mas higit.
itinataas natin ang ating mga sarili at nilalagay natin o nilalagyan natin ng bilang o baitang ang lahat. Dapat una ako, pangalawa ka lang. Kami muna, sa huli ka. Pero sa halip na mamili si Jesus sa kanyang mga alagad kung sino ang pinakadakila, tinuruan sila ni Jesus kung paano maging dakila. Para kay Jesus, ang kadakilaan ay nakikita sa kapakumbabaan. Ang kadakilaan ay nakikita sa kapakumbabaan. Ito po ang katangian ng isang dakila kapag marunong kang magpakumbaba. Sa panahon natin ngayon, kung saan lahat ay nagpapataasan, lahat nagpapasikatan, nagpapaunahan, at nagpapagalingan, malimit na tayong makakita ng taong marunong magpakumbaba. Yung taong sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, marunong humingi ng kapatawaran. Kahit anong uri ng hindi pagkakaunawaan, marami dyan nagpapataasan ng ego o ng pride. Pero iilan lang yung unang umaako. Iilan lang yung unang nagpapaumanhin o humihingi ng kapatawaran. O meron din namang iba, ilan yung sa gitna ng kompetisyon, ilan sa atin yung nagpaparaya. Sa eskwelahan, ilan yung alam mo na yung aralin, ilan yung magtuturo at ipapasa din ang nalalaman. Ilan yung marunong tumanggap ng pagkakamali. Ilan yung marunong magpaubaya. Siguro nga, kaya ito naging kadakilaan dahil mas popular sa mga tao ang nagpapaunahan, nagpapagalingan, nagpapalakasan kesa sa nagpapakumbaba. Ngayong araw na ito, inaalala natin si San Lorenzo Ruiz, ang ating unang Pilipinong santo. Mabuti na lang, meron tayong ganitong ehemplo, isang santo na nagpakita ng kanyang kapakumbabaan sa pamamagitan ng pagdilingkod sa Diyos. Isang pagdilingkod na ibinigay kahit kanyang sariling buhay. Marami ang naglingkod sa Diyos, pero iilan lang yung nakapagbigay ng kanyang buhay. Marami sa atin, kaming mga pare, naglilingkod. Itong mga nandito, mga lay minister, mga kolektora, mga ihos, nagbibigay sila ng panahon, oras, talino, lakas. Pero iba yung buhay. Iba na pag-usaping buhay. Kaya mong ibigay ang iyong kayamanan, okay. Kaya mong ibigay ang iyong kaalaman, okay din. Pero iba, ibang usapin kapag buhay na. Ito yung naibigay ni San Lorenzo Ruiz. At sinabi niya, kahit na 1,000 man ang kanyang buhay, 1,000 niyang itong paulit-ulit na iaalay. Ito yung kapakumbabaan ng ating unang Pilipinong santo, isang pagdilingkod na hindi lang binigay ang kanyang sarili, kundi sariling buhay. Mga kapatid, ang kadakilaan ay tinitignan hindi kung ilan ang ating nahigitan, kundi ang tinuturo ni Jesus, ang kadakilaan ay nakikita sa ating kapakumbabaan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat dapat tayo na maging Kanyang mga anak. Ating sambitin sa bawat panalangin, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang ibang dakila kundi ang ating Diyos. Kahit sa katahimikan ating ilapit sa Kanya na may kapakumbabaan ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang katulad ng sa bata, sapagkat para sa mga katulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po'y ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang na kayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan
na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pag-ibig mo
alad mo ilalaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilalaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa Kanya ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Madre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasama. Sa gisag ng araw.